Hello once again, mga kaibigan. Ito ang ating mga Ricardo, Asen, Sibuyas, Baboy, na nilagyan ko ng paprika powder na iniwa ko ng pahaba, at Asen. Ang kanyang taba, ganun din, iniwa ko rin ng pahaba. Ang ating patatas, iniwa ko ng batonets or parang steak. At tatlong lata na pork and beans. Dito may bawang tayo at saka asin, paminta. Let's go guys! Una, initin natin ang ating kawali. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Haluin lang natin to hanggang magmantika ang taba ng baboy. Dito na rin tayo kukuha ng mantika ng ating pagigisa mamaya sa ating mga Ricardo. Yan. Haluin na natin hanggang magmantika siya at magiging golden brown na ang ating taba ng baboy. Yan. Sa magkakataon ito, pwede natin ilagay ang ating bawang. At medyo hanggang mag-golden brown siya o maamoy mo na talaga ang aroma ng bawang na napakasarap talaga. Ito, halagan natin ang ating minced red onion. Dalawang piraso ito ang aking nilagay dito, mga kaibigan, guys. At ating haluin ito hanggang golden brown. At pag golden brown na, pwede ating haluin pati na ang taba ng baboy para kasama na siya pag-isa. Yan. Ihalo na natin siya hanggang sa mag-golden brown. Okay. Ayan. Sa pagkakataon ito, pwede natin ilagay ang ating mga pork strips o yung pahaba na pagkakahiwa ng ating baboy. At hinalo ko na kalira yan ang asin at ang paprika powder. Optional lang naman yun. Ilagay natin na natin paminta. Optional lang naman ang paprika powder kung gusto nyo. Ayan. Haluin natin. Lagay din natin ang ating asin. At yung asin guys, ito, nilagay ko lang dito, isang kutsara lang ha. Pero tikman nyo na lang kung hanggang saan ang gusto nyong panlasa. Yan. Ilagay na natin ang ating patatas. Yan. Isayin din natin ulit ito. Haluin. Hanggang sa mamix na siya ng gusto. Yan. Ano? At saka natin to siya papakuluan. At lagyan natin ng 1 cup na water lang. Huwag natin sobra kasi magtutubig din siya eh. Yan, ganyan. Haluin natin to at atin to siyang papakuluan ng mga 10 to 15 minutes lang. Madali lang naman maluto ito. At sa pagkakataon ito, atin ang lakasan ang ating apoy. Yan. At takpan na natin to. At pabayaan natin siyang kumulo ang nasa maluto ang ating baboy ng mga 10 to 12 minutes. Takpan na natin. Napakasarap dito guys. Ayan. Ayan, medyo kumulo na siya. Ilagyan natin ang ketchup. Ang nilalagay ko dito ay ketchup para magkaroon ng kulay. Pwede rin naman ang tomato paste o kaya tomato sauce. Kaya lang, para hindi kasi babagay ang mga lasa ng tomato paste na medyo maasin, mga tomato sauce na medyo maasin sa pork and beans. Kaya ang aking nilagay ay ketchup. Yan, haluin natin at pakuluan natin siya muli upang sa ganun maluto na rin ang ating patatas. At medyo magkaroon siya ng reduce para medyo lumapot ang kanyang salsa. Yan. Ito na guys. Yan, kumulo na, nag-blend na at nakita na, na-absorb na ng patatas, pati ng karne, ang ketchup. O, ngayon, lagay na natin ang ating pork and beans. Tatlong lata to, guys, ng pork and beans. Yan. Haluin natin at pabayaan natin siya muling kumulo ng mga 2 minutes na lang. Kasi luto na to eh. Pati ang ating pork and beans na luto na. Para hindi siya madurog. Haluin natin at atin din itong takpang muli. O pa sa ganun, ay mas madaling kumulo at maluto. Yan, ready na. Guys, ito ang aking tinatawag na pork and beans na mayroong patatas during our times today, pandemic. Napakasarap dito guys. Ito, dating pa namin ito kanina eh. Subukan nyo sa inyong bahay.
Kung maghahalap ka ng pag-ulam, pang-tangalian, o kaya pag-dinner, napakasarap dito. Kaya, itry nyo lang. At sana, kung magustuhan nyo, mag-comment kayo sa aking YouTube channel. At sana, mag-subscribe kayo, mga guys. Dahil kailangan ko taga ng mga subscribers. Ayan, ready na. Napakasarap. Shoutout ka pala sa aking mga viewers na sila Joy ng Dasveras Cavite, kay Garote na taga Imus, at si Amico de Artes na nakauwi na ng Pilipinas, galing siya ng Abu Dhabi. Thank you very much for watching. Thank you.